day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. Good day mga idol, sa pagpapatuloy ng event dito sa World Trade Center sa Pasay City, ating pong tignan ang bagong behes na Click 160. Tara, samahan niyo kong tignan. Let's go! There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good. Ito ang bagong bihis na Honda Click 160. Sa itsura ay halos walang pinagkaiba sa dati, maliban sa kanyang emblem na ngayon ay naka-decals na. Pilit na ginagaya ng iba pero iba pa rin ang angas ng nauna. Naka-LED ang kanyang headlights, pati na rin ang kanyang turn signal lights. Sa unahang gilid ay may mga curve at sharp edges for better aerodynamics. May Honda sticker na nagpadagdag ng ganda sa kanyang design. May matibay at high quality na front fender na may nakasulat na combi brake. Pagdating naman sa kanyang front braking system ay naka-single hydraulic disc brake with single piston caliper. Ang sukat naman ng kanyang gulong sa unahan ay 100x80x14 tubeless to mga idol. Naka full digital meter panel na malinaw mong makikita ang lahat ng impormasyon habang nagpapatakbo ng motor. Nasa bandang kanan naman ng handlebar ang stop and start system switch at ang push start button. Sa kaliwang bahagi naman ng handlebar makikita ang high and low beam, horn at turn signal button. May maganda at dekalidad din namang side mirror. Equipped ng smart keyless and other safety features, sa tabi ay ang seat opener button at ang kanyang right side pocket. Sa kabila ay another side pocket with cover, bagamat hindi ko na ipakita pero may charging port sa loob niyan mga idol. Makakapag-charge tayo habang nasa biyahe, lalo at long ride. May built-in hook sa bandang gitna sa bitan ng extra helmet o mga pinamili natin. Equipped siya ng park brake lock and other safety features. May maayos na floorboard, sapat na paglagyan ng mga bagay na di naman gaanong kalakihan. May malapad at malambot din naman na upuan, sakto kung ipang long ride. Tsak, di sasakit ang puwit mo dito. May matibay na matte finish na grabar para sa angkas. Sa magkabilang gilid ng motor ay may malaki at magandang design na decals na may kulay na maroon, black at gray na bumagay sa matte white na kulay nito. Naka ESP Plus o Enhanced Smart Power, ginagawa niyang tahimik ang makina kung ikaw ay mag-i-start ng motor. Sa kanya namang rear suspension ay naka unit swing. Pagdating naman sa kanyang rear braking system ay mechanical leading trailing drum brake. Ang sukat naman ng gulong sa hulihan ay 120x70x14 tubeless. Equipped na rin pala siya ng side stand kill switch. Sa likurang bahagi ay naka LED taillights, gayon din ang nakahiwalay na turn signal. May ilaw rin ang plate holder with reflector, kaya very visible lalo at inabutan ka ng dilim sa kalsada. Naka liquid cooled, sapat para di mag overheat lalo at long ride. May magandang forma na exhaust with heat guard, iwas paso sa angkas. At mayroon na rin pala siyang mud guard para iwas talsik ng putik sa makina. Ang Honda Click 160 ay may displacement na 157cc, 4-stroke, 4-valve, single overhead cam. Ang kanyang maximum power ay 11.3kW at 8,500rpm at meron siyang maximum torque na 13.8Nm at 7,500rpm. Pagdating naman sa kanyang dimension, meron siyang height na 1,088mm, width na 678mm, length na 1,929mm at tumitimbang siya ng 116kg. Ang kanyang seat height ay 778mm at meron siyang ground clearance na 138mm. Meron siyang average fuel consumption na 46.7km per liter ayon sa WMTC test method. Equipped din pala siya ng answer backy system at anti-theft alarm.
meron siyang underseat storage na approximately ay 18 liters. Pwedeng lagayan ng tools, documents at kapote. At ang kanyang fuel tank capacity ay 5.5 liters. Ang bagong Honda Click 160 ay mayroong SRP na 122,900 pesos.